guys, welcome to my channel. Today is very important day. Today po yung October 14, 2003, yung tatay ko po ay pumunta po sa heaven. So ngayon, mag-celebrate po tayo ng death anniversary. Celebrating my dad's 18th year. Hi guys, itong flowers po na ito, i-alay ko po sa papa ko kasi today is October 14 po, yun po yung death anniversary niya. So, ayan, fresh po yung flowers para po sa papa ko at para na rin po sa kapatid ko na nandoon po sa heaven nakasama niya. Kaya, ayan, I'm sure na yung tatay ko is natutuwa siya na naalala po siya at yung mga anak niya ay nagigit together din. So ipapakita ko po sa inyo mamaya yung mga kaganapan sa probinsya at ang kaganapan namin dito. So yung iba kong mga kapatid na hindi nakasama, guys, isisingit ko na lang po yung mga picture nila para ano, makita po ninyo. Marami po kasi kami, 11 po kami magkakapatid. So yan po yung flowers para po yan sa tatay ko, guys. Hello guys, papasok na po tayo dito sa Santo Niño Shrine. Andito na po tayo, guys. Ito po yung, guys, ito po yung Santo Niño Shrine sa Tampa, Florida, sa my Del Mibre po. Ayan po. At sa likod po nito ay simbahan po ng Del Mibre Saint po. So, puntahan din po natin. Hi guys! Nandito na po tayo sa Santo Niño Shrine, Florida, sa Santo Niño Shrine. So magla-light candles po tayo at mag-pray po kasi ito po yung 18th year death anniversary po ng father ko. At tatay ko is originally from Cebu at ito po yung patron talaga niyan, itong Santo Niño de Cebu. So kahit wala po ako sa Cebu ngayon, meron po tayong Santo Niño Shrine dito sa Tampa. Kaya tara na, mag-light candles po tayo at mag-pray na rin po. Light candle po tayo at para mag-pray na rin po sa mga soul, para sa soul ng father ko at sa kapatid ko at sa lahat na po ng kamag-anak ko. Ito po yung Santo Niño Shrine dito po sa Tampa, Florida. So dito po, every year po kasi kami dito din po kami nag-worship. Nagsasaya po kami ng Santo Niño Festival. Nagsiselebrate po kami kasi ito po yung talagang patron ng tatay ko na kinalakihan ko na lang po nung sa probinsya po kami. Nang maliit pa po ako, talagang doon po kami sa Butuan City kasi nakatira po kami doon. Tatay ko, pagka may chance siyang pumunta sa Cebu para lang magsindi ng kandila or mag-celebrate ng sinulog. Kasi yung sinulog po, famous po yan sa Cebu. Talagang yan po yung every year sineselebrate po yan talaga sa Cebu. Sinulog is yung parang fiesta ng Santo Niño na nag-worship ka, tapos parang may api-apihan, nagsasayaw, kung ano yung mga hinihiling nyo po, or yung mga, for example, ako po, si Robert, yung anak ko, hinihiling ko po dyan na mabuntis ako, na sana okay yung pagbubuntis ko. So, every year, nag-worship po ako dito. Sumasayaw kami ng sinulog at nagpipray po ng taimtim. Sa awa naman po ng Diyos, pinagpala po ako. Yan
nabuntis po ako kay Robert. But anyway po guys, talaga yung Santo Niño, Cebu or sinulog po, talagang famous po yan sa Cebu. Kaya yung tatay ko, mula nung bata pa siya, yan na po talaga ang kinagisnan niya. Yung talaga, pag sinabing Cebu City o taga Cebu ka, well man po yung sinulog doon. At ang patron po nila ay Santo Niño po, yung Infant Jesus. Kaya, kahit saan ka mapunta, pag sinabi mo, oh, taga Cebu, oh. So, alam niyo po yung festival doon na sinulog. Ano po yung famous po, yung kilalang kilala. Kahit hindi po kayo taga Cebu, kahit taga Davao or taga Butuan or taga Bohol, pag sinabi pong Cebu, well man po. So, pinuntahan din po natin yung church. Ito po yung church, guys. So, laki-laki po ng holy water dito. Maagos po yan. Yan po yung holy water sa loob ng St. Paul. Sa Del Medre po ng Tampa. Yan po yung dito po mag-ano ng holy water na sa San Francisco. Hindi po kayo maugusong na napaka-solemn po ng araw na yan. Walang katao-tao. So, nakapagdasal po tayo ng kaintin. So, lahat na po pinagdasal ko ng mga kaibigan, mga alam mo na, I'll pray for everybody. So, my family, my friends, and the people around the world. Sana safety po lalo na pandemic. At of course, kahit na date anniversary ng tatay ko, itong araw na to, pinagdasal ko rin po kayo na sana okay po kayo, safety po kayo palagi, lalo na pandemic po ngayon. So, kwento ko lang po sandali sa inyo guys, yung tatay ko na napakabait po. Namimiss ko po talaga. Parang best friend ko po talaga yun nung maliit ako. Hindi ko po talaga makakalimutan. So, minsan, napaka-emotional po. Kaya hindi po ako pwede. So, hindi pa po ako ready na mag-face sa camera na alam niyo na magsasalita kasi po maiyak lang po ako. Talaga ayaw ko po masyadong emotional. 18 years passed by na po. Pero parang yung tatay ko nandiyan lang siya. Siyang one of our guardian angel. So, alam ko na ginagabayan po niya kami, mga kapatid, mga anak niya, pati yung nanay ko. So, napakabait po talaga nun. Sayang po na hindi niya nakita yung anak ko. I'm sure matutuwa po siya. Kaya po yung pangalan ni Robert, mayroon po siyang middle name na Romeo kasi pangalan po ng father ko is Romeo. So, pangalan naman po ni Robert John Romeo. So, nandyan po yung pangalan ng tatay ko para at least paano party po siya sa pangalan ni Robert. Kasi I'm sure, ano po, matutuwa po yung mahilig po sa bata. Yung kamabait po yun. But anyway, so, hindi na po tayo mag-iyakan guys. So, ayan, ito po yung kung maglalight po kayo ng candles dito sa loob ng Del Medre, dyan po yan. Pero nag-light na po ako ng candle doon sa shrine. So, yan. Ito na po yung tugtog ng simbahan, no? So, pagka may misa, yan po yan. At of course, pinaghanda po rin yung tatay ko at mahilig po yun sa pansit. Kaya, pagka date anniversary po talaga or alam mo na, hinahandaan ko po siya palagi ng pansit. So yan guys, pansit po, paborito ng tatay ko. At syempre, dalawa po yung bulaklak dyan, kasali na po yung aking kapatid na ano, pumanaw din po. So, may donuts, may sweets, may cake, may chicken. So, yan po. At mayroon po tayong handa na kahit pa paano. Sa probinsya po, may handa rin po sila. So, papakita ko po sa inyo dito. Meron din po silang konting salo-salo doon kahit hindi po kami kompleto. Kahit pa paano, nag-try po silang magtipon-tipon. Malalayo po kasi kami, may kapatid po akong nandito sa Canada, nandoon sa India. So, hindi po talaga kami pwedeng mag
alam nyo na magtipon-tipon. At ito po pala yung biko, paborito din ng tatay ko yan. Yan, mahilig po yan sa biko. Pag may okasyon or maganito, talagang nagbibiko siya. Kaya natutunan ko po sa kanya kung paano po gumawa ng biko. Ayan po, masarap po yan. At ito na po sila, pumunta po sila sa cemetery para magdala ng flowers at magsindi ng kandila. Ayan po si mother, ayan po yung flowers ng papa ko. Ayan, nagsindi po sila ng kandila. Tapos yan, si mother nakaupo. Yung kapatid ko, yan yung pamangkin ko, si Tyra. At yan po yung handaan nila, guys. So, may chop soy, meron po silang lechon belly. Ayan, meron din po silang egg roll. At yun, salo-salo po sila, may ice cream din po sila. At of course, hindi po nawawala yung pansit, no? Meron din silang pansit sa probinsya. So dito din po, ayan, kainan na po. Ito, hapunan na po yata. Ayan, hapunan na kasi. Yung iba, may pasok. And si mother, gusto ni mother, dyan lang siya nakaupo. Ayaw niyang pumunta doon sa table kasi nanonood yata siya ng TV. So, kanya-kanya silang pwesto. Pasensya na po, nakahubad yung isang kapatid ko lang t-shirt dahil nainitan po yata. Nasa ano po kasi sila, parang hindi sa loob ng bahay, nasa extension po sila. Nandito po sila parang parang sa labas po. Ayan. Ayan. So, dinner na po yan. So, naitinula yata yung ulam nila, guys. So, ayan po. Ayan, bigayan na ng pamasahe dahil uwian na. Yung sister-in-law ko po ang nagbigay ng pamasahe dyan. Pinadala ko sa kanya para pamigay po dyan sa kapatid ko na nauwi na rin po ng sa kanilang lugar. At ito po yung aking brother na sundalo na retired. At iyan po yung pamangging ko na maganda na cute. Ayan si mother, yan pong aking modra. Kaway-kaway siya. At yan po si Lillian. Yan po yung kanyang, yung cute kong pamangkin na baby. At yan pong kapatid kong na seaman. Ito po si Roy. At yan po yung sundalo kong kapatid. Babay-babay na kasi uwian na. Bago po matapos ang lahat. Yan si Rona. Hindi pa po siya umuwi. Naghuhugas ng plato. Tumutulong po siya sa bahay. Hindi po siya dyan nakatira. Mayroon po siyang sariling pamilya. May asawa na. So talagang minsan lang po kami nagtipon-tipon dito. Ayan. Kami din po ng mga, kami din po ng asawa ko. Ayan. Naliligo po kami sa dagat. Ayan. Nagsiselebrate din po kami. So nagsiselebrate din po kami sa araw na to. So kanina pumunta po kami ng dagat. So nagpansit po ako, tsaka gumawa din ako ng palabok, guys, no. So yan, may chicken barbecue din po. So nagsiselebrate din po kami. Kami lang pong tatlo kasi dito. Yan, ulam po ni Robert. Gusto niya magpaluto ng hotdog. So nilulutoan po siya ng tatay niya. Andiyan po siya naliligo. Tapos ayan, nanonood na rin po kami ng sunset dyan. Yung tatay niya ay yung maligo. Yan, nakaupo lang kasi nagbabantay sa hotdog ng anak niya. Tapos ako, pumunta po ako dito para alam niyo na, picture-picture. Tapos kinukuhanan ko po ang sunset. Ang ganda po talaga ng sunset dito sa amin dahil parang way of celebrating na po din sa tatay ko na napaka mabait talaga. Ayan, yan po yung sunset. At parang yung father ko, nandiyan na rin siya. Nakatingin sa amin. Napipil ko po. Napakabait po talaga na asawa yon. Napakabait na tatay. Napakabait na asawa sa mama ko. At napakabait na tatay sa amin. Yung tatay ko talaga, guys, ang bait-bait po noon. Tapos lahat ng mga anak niya, fair po siya. Magaling po magpayo. Talagang ang bait-bait po talaga. So, alam ko po na masaya na po siya kung ano po ang mga narating ng anak niya. Proud na proud po siya sa amin. I'm sure kahit papaano natupad po ang kanyang pangarap sa amin na makapagtapos, makapagtrabaho at hindi maghihirap sa buhay. So, yan po sinisikap po namin na at least
masunod po namin ang gusto ng tatay namin. So guys, ipapakita ko po dito ang mga picture ng mga kapatid ko na hindi po nakasama sa ano po, sa get together ng 18th anniversary ng papa ko. Ito po yun guys, ito po yung kapatid ko si Rosemary, nandun po siya sa India. Ito po si Rick na nasa Canada. Ito po yung kapatid ko si Richie, nasa Manila. Yan po yung kapatid ko nakatayo, yan po yung sundalo. Tapos ito po yung naka-green po, gayan po ang kuya ko, si Rito. Yan po si Lingling at asawa niya. At yan po yung si Tyra at saka mga anak ni Lingling. Yan po si Ondong at saka yung asawa. Yan si Ruby, nakangiti, smiley face. Yan naman po yung cute kong pamangkin. At of course, hindi po mawawala. Si Papa nakasandal sa boat. Tapos ako po yan, bininyagan, katabi sila ni Mama. Andyan po sila sa church.